Hindi ko na-expect na ganito yung tema, no, na ngayon ko lang napagtanto na may lihim na kilos pala. Kasi naalala ko, para ako nagbabalik tanaw mga nag-start ako sa UP as photographer ng sa aking photography, photographer ng Diliman Review. Tapos 1971 yun eh. Pagkatapos noon, naging sa Diliman Review at saka habang kumukuha na ako lang sa labas during that time in martial law, no? Pero nung martial law, medyo limitado na yung pagkuha ng litrato. No? Okay, nakita ko rin na bago ako magkwento dito sa ginawa kong PowerPoint, no? Nakita ko na malaki pala yung pagpapahalaga ninyo sa time na yon, ano, na ginawa doon. Kasi nung pag-alis ko ng UP nung 1991, kung saan-saan ako napunta, nawala na ako sirkulasyon. Pero nung at natulog ng 50 years sa akin, yung mga negatives na kinunang ko nung time na yon. Ang mga pinagkukunang kulong, hindi lang nung time ng barikada ng UP, pati yung first quarter storm, no? Pero malaking bahagi noon ang kinunang ko ay yung teatro ng UP. So yung UP Rep, Dula ang UP, Teatrong Mulat, no? Yung mga director nila, Ben Cervantes, Tony Mabesa, si Anton Juan, no? So yung mga yon, natutulog pa rin yung yung mga negative. Ngayon nakikita ko na ba may kwan pala. May magagamit pa pala. Yung, kasi kung lumapit na sa akin si Bonnie Ilagan at inihimok akong ibahagi na yung mga na naiipon pang negative. Kasi malaking part ng mga negatives ko ay naundoy, na nabasa, na nasira. Pero buti naman yung sa Diliman Commune na negatives ko ay naisalba kung saan nakagawa ang UP Office of Initiatives for Culture and the Arts ng isang video about the Diliman Commune, no? Sinabihan ako na binigyan ko yun ng link. Tungo naka-publish na yun eh, yung sa Diliman Commune. Now, siguro kung titingnan niyo yung video na yun about the Diliman Commune, yun nagsasalamin ng buhay namin doon sa Diliman. Siguro dito ako na siguro pinakamatanda rin. Dahil 50 years ago, estudyante na ako. Okay, so ngayon gusto kong balikan yung topic, no, yung photography at martial law. No, na okay, dalawa yung pag-uusapan natin dito. Isa yung photography at saka yung martial law, no. Ngayon kung so dalawa yung kwan, gusto kong yung dito sa gagawin ko ipaghahambing ko ang photography noon at saka yung photography ngayon, no, at saka yung ano yung mga nagawa namin sa martial law. Okay, so tuloy tayo. Okay, yung gamit namin noon katulad nitong nakikita niyo sa screen, no. Yung gamit ko noon Nikon F1 yung gamit ko, ito FM ano F2, no. Tapos film ang gamit namin. Meron akong iba-ibang lente, at least dalawa yung camera ko, no? Isang wide, isang telephoto, at saka isang may mahaba akong lente. Kaya laging ganun ang everywhere na pupuntahan ko, kunwari may mga assignments, ganun lagi ang dala ko, no? Yung may kapatid ako sa United Press International, mas marami siyang lente, nanghihiram-hiram lang ako. So yun. Ngayon, next please. Okay, gumamit din ako nung ganitong format, no, medium format na camera, Rolleiflex, 120 mm to, yung una 35 mm 'yun eh. Mas maliit yung negatives, ito mas malaking negatives. Ideal ito para sa mga gusto mong blow up na talaga, no? So ganito yung instrumento na gamit namin noong mga panahong 'yon. Okay, next please.
bawat photographer noon eh expected na siya yung magpo-process ng kanyang mga kinuha, no? So ganito yung gamit niya, may mga processing kit, no, merong katulad na nakikita nyo. At saka hindi pwedeng wala nitong enlarger, no? Yung enlarger kasi maliit yung negative eh. Kailangan lakihan mo yung image tapos ipo-project mo sa isang photo paper para maging lumaki yung litrato. Palaging ganito ang setup nun. Okay, please. Yung chemicals na ginagamit ay sa darkroom ginagawa, no? So dito, darkroom, isang kwarto na may katamtaman ng laki, no? Ito, malaki na itong nasa litrato na ito. No? Tapos, ang gagawin niya, pag-process nito ay sa ganitong under, no? Sa yung pag-process doon, kailangan under safe light, red light yung kailangan mo. Pakita yung ano yung slide niyan. Ganyan, ganyan ang pag-process ng kwan. So nung time namin, nung time noon, about 50 years ago, eh bukod sa specialized yung gamit mo, ikaw pa rin ang magpo-process, ikaw pa magpi-print, no? Tapos kung katulad nung time na yon, Diliman sa Philippine Collegian ako, merong may staff na talagang namamahala sa atin. Nakapagtrabaho din ako ng sandali sa United Press International, merong photo editor. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nagde-decide, no? Kasi ikaw ang nandoon sa field, pero somebody else will pick the pictures for you. Okay, please. Okay, noong time na yun, ano mga kailangan upang makakuha ng litrato, lalo na sa mga sensitibong lugar? Kailangan sugo ka ng lehitimong pahayagan. Lagi kang may ID. No? Kasi nung time na yun, pwede kang paluin ng transyo nung one kung hindi ka, kahit na may daladala kang camera, akalain lang nila na sino ka lang. No? Pero kung may ID ka, tsaka may yung itsura mo eh, talagang photographer ng press, eh hindi ka nila gagalawin. Pero kailangan ng katawan mo, kaya ng katawan mo, no, na harapin ng hamon ng pagkakataon. Kasi naalala ko may isang panahon noon na sumabay kami noon sa isang mahalagang bisita. Eh nag-almusal ako noong alas 5, ang sunod kong kain gabi na. Kasi ganoon, dahil sunusundan-sundan mo yung importanteng bisita. Kailangan din ng time na yon, magaling ka dumiskarte. Ang ibig sabihin nito, marami kayong photographers, no? So kailangan, hindi ka lang magaling kumuha ng litrato, kailangan alam mo kung saan kukunan at saka alam mo kung paano exit. Dapat sapat ang dala mong gamit, no? Yung pinakita kong gamit, pinaka-basic lang yun. Yung dalawang camera, tatlong lente, basic lang. Pero kailangan marami kang films, no? May baterya ka para sa flash mo. So, sapat ang dala mong gamit. Tapos any assignment na pupunta mo, dapat napag-aralan mo yung lugar. Kasi nga, siyempre, merong lugar na bawal, merong lugar na pwede ka, merong lugar na safe ka, makapagtago ka, alam mo yung tatakasan mo, no? Kasi nung time na yun, napakadali na magkagulo. No? Okay. Next, please. Kaya kapag nagkagulo na, tiyakin mo na may kasama ka. Meron man lang witness na mangyayari sa'yo. ang mahalaga rin, isa pang mahalaga, yung gamit mo, mahal yun eh. Naalala ko siguro nung time na yun, kung ikukumpara ngayon, siguro nasa mga 300,000 yung gamit nung daladala ko nun eh. Tapos eh siyempre kailangan hindi ka susuong sa panganib, no? Mahirap yung nung revolution na noon, ang hirap ng kwan kasi may namamaril na eh, na bagay nung martial law din, may namamaril, pero mahalata mo kasi may iba yung panahon noon eh. Yung ambiance, alam mo, magkakagulo. Okay. Next, please. Kaya kailangan, bukod yung kasama sa magaling kang dumiskarte, kailangan
tiyak mo yung kaligtasan mo. Okay, next please. Okay, yung ano, ang camera kasi nung time namin, yung gamit namin camera, may tatlong variables. So yung aperture, ibig sabihin yung kung gaano kalaki yung liwanag na pinapapasok, parang pupil na mata, no, aperture. Yung shutter speed, yung bilis nung pagbukas-sara nung shutter, at saka yung focus, yung linaw ng ano, no, nung image na ilalagay mo sa camera. Itong tatlong to pinaglalaroan lagi ng photographer, no? Ang ibig sabihin nito, parang second nature mo na yung focus talagang kailangan, naka-focus kasi ang pangit naman ng litrato mo, blurred, no? Tapos yung underexposed kunwari yung litrato mo kasi sa aperture 'yun. O kaya shutter speed, pwede mag-blur yung kunwari action picture, no? So yung ganitong variables dapat kabisado mo. Bukod pa dyan, kailangan mo rin marunong ka rin mag-compose, no? Yung composition o paghahanap ng tamang angulo ng kinukunan. Kasi kung news yan, yung news yung kinukunan mo, okay lang yon. Action, yung spur of the moment. News. Pero kung features, no? Ipakikita mo, siyempre, i-feature mo yung anong, paano siya maipalalabas na kaiga-igay ang pagmasdan. Ngayon, kung mahalaga ang kinukunan na kailangan mabilisan ang pag-process, no? Kailangan merong papasahan ka nung negative mo para maitakbo agad sa darkroom para ma-process, no? Kasi kadalasan, next please, kadalasan inaabot ng isang oras ang pag-process ng isang film, no? Pwedeng actually sa pag-process ko pwedeng apat na film na sabay-sabay, eh. No? So pwedeng lagay natin na isang oras. Ngayon, nung time kasi noon, either i-send sa abroad yung litrato o ipapublish kinabukasan. No? So, mabilisan ang laban noon. Okay, next please. Oh, nung bago ma-deklara ang martial law, siyempre, sikat ang mga pahayagan noon. Nagbabasa. Marami nagbabasa ng pahayagan, nakikinig sa radyo at nanonood ng telebisyon. At ayon sa karamihan, yung litrato na ilalagay kalakip nung sinusulat ay matibay na patunay na sa mga pangyayari, no? Kasi merong reporter, tapos kailangan may kasamang litrato para higit na maliwanag yung paghahayag, no? May mga photographers na kaya kumuha ng lahat, news, features, sports, action, photo essay o documentaries, no? So yung mga madali siyang pwedeng hindi mo na naturuan kung anong kailangan mo. Kadalasan kasi everyday merong parang staff meeting na pag-uusapan nyo kung saan pupunta, saan assignment, ano yung... So kadalasan noon merong self-censorship ang mga mamamayag, no? Para hindi, siyempre, mahirap na noon, eh. Di alintana ng karamihan ang panganib pagkat naroon lagi, lalo sa mga photographers, no? Naroon lagi ang hangad na makakuha ng pang front page na litrato. So parang merong kang laging potential na magamit talaga yung litrato mo. Lalo na kung katulad sa United Press International, no? Yung picture na makukuha mo pagka binroadcast abroad, dollar yung bayad dun. Ganun. Okay, next please. Gayun pa man, no, yun. Noong panahon ng martial law, madaling naisara ang mga pahayagan. Di ba? Madaling pinatahimik ang mga radyo. Laging may pangamba at kaba ang karamihan. Pati, lalo na sa mga photographers, lalo yung mga nasa front line, no? Naging mahirap bumuo ng pagkilos. Di nakatitiyak na ang mga inaatas ang mga ngalaga ng kaayusan ay gagawin ng mga ito, no? Patulad na nangyari sa kapatid ko, taga United Press International siya, no? Merong isang kilo sa mga mag-aaral noon sa St. Joseph sa Quezon City, no? Nandun yung Metrocom na so kumukuha lang siya ng picture, kumukuha. Biglang may humalbot nung camera niya, yung buong bag at saka yung camera. Di nagulat siya na parang snatcher, eh. Nandun, ang daming Metrocom, ang daming kwan. Hinabol niya ngayon.
tumuloy-tuloy siya sa hanay ng mga Metrocom. Nung maaabutan niya, biglang nagsara yung Metrocom. Nagsara ng hanay sila. Ano ibig sabihin nun? No? So di nakatitiyak no, ng naatas ang mga ngalaga ng kaayusan, ay gagawin kung anong inata sa kanila. Dahil yung kapatid ko na international photographer, eh na-snatch yung camera niya, mas marami siyang camera noon. Eh. So hindi talaga ano, hindi talaga dapat pag magtiwala, laging dapat lagi kang handa. Ang akala niya kasi okay lang kasi may mga Metrocom nga. Palaging may pagsubok na buwagin ang hanay ng mga nasa Kilusan, no? Merong kahit na sa UP, merong mga infiltrators, merong mga ahente nandoon. Eh kahit kilalang kilala naman. Ganun pa rin, no? Sinusubukan pa ring pumasok. Takot at kaba ang mamamayani. Oras na kunwari nag-shoot kami sa rally, no? Eh di tahimik lang, nag-shoot. Katulad ng sa Malacanang. Shoot-shoot lang, shoot-shoot. May mga nagsasalita ron. Maya-maya, makikita mo, magkamalapit ng maggabi, no? Nakikita sa malayo, dumadating na yung mga pulis na may batuta. Tapos mga may baril. Lagi nagkakagulo nun, eh, yung time na yun. Okay. Next, please. Okay, ganito kami noon, no? Nung... ito, pinakikita ko lang mga ibang larawan na nung time namin, no 1971. Ito, isang staff meeting to sa Philippine Collegium. No, so, nandyan yung editor-in-chief, tsaka yung mga staffers, nandyan. Ako yung nakangiti dyan sa gitna. Batang-bata pa ako nun. Next, please. Nung time na Collegium photographer ako, nangyari yung barikada sa UP, yung Diliman commune. So, tatlong araw akong nandun, nagkukuha ako, buti na lang yung mga negatives na kasi wala akong naiwang mga litrato, yung mga print na wala, naiwan yung negatives. So, marami akong negatives noong time na yon. Buti na lang na-invento yung negative scanner. No? Na pwede mo yung scan yung negatives mo, magiging positive agad. Ito ang nangyari. Ito ang kinalabasan. Malinaw din. Parang litrato. Parang mong iniskan na litrato. So yung negatives, eh, hindi mo na kailangan ngayon ng dark room. Hindi mo na kailangan ng processing, pati enlarger. No? So naisasalba ngayon yung mga, I think it's a historical treasure. Yung nasa akin na pinatulog ko ng 50 taon. So ayan ang nangyari ngayon. Yung mga iba pang kinuunan ko sa during the time, itong mga Kilusan, no? Pagkilos ng mga mag-aaral sa harap ng AS steps. No? Ito, during the Diliman commune din ito. Eh. Next, please. Yung unang kongreso ng SDK na ginawa sa Soler, no? Sa UP, eh, yung nasa harap yung mga nagsasalita, yung, ito yung mga nasa likod na mga karatula nila, mga streamers nila, no? So, pinakita ko lang na sa harap, eh, nandun yung SDK, unang kongreso, sa likod nandito to, no? So, it was a documentation na isang event sa UP na wherein pinakikita natin kung gaano kalakas yung Kilusan noon. Okay, next, please. Naging kasama sa naging trabaho ko nung sa Diliman Review, eh lumabas na kumuha ng mga litrato sa mga nangyayari noon. Na ito sa Mendiola, no, SDK sponsored din ito noon, sa harap ng San Beda ton. So ayan, malawakang protesta ng mga mag-aaral kasama na yung mga manggagawa at saka mga magsasaka. Next, please. Ito sa rekto naman ito, no? Nung pagdating ko noon, di maraming estudyante. No? Ako, shoot, ano, di, kuha lang. Nagbabracket ako noon, mga shoot lang ako ng shoot. Maya-maya, may nagputukan sa bandang harap. Next, please. Kaya nagtakbuhan ngayon, biglang na ginagawa pa lang yung harap ng UE University of the East noon. Nagtakbuhan ngayon, papunta sa amin, yung pala may mga pinaghuhuli na sa banda ron. Hindi ako umabot ako doon nung medyo
kalmado na, nag-shoot na lang ako, nag-shoot doon. Okay, next please. Ito sa Malacañang. Ito yung mga magsasaka yata ito. Tama, magsasaka. Kasama, tapos nandun yung mga madre, maraming nakihalo, no? Na sumuporta doon sa mga magsasaka sa harap mismo ito ng Malacañang. Ngayon, hindi ka na pwedeng makalapit dyan. Eh. Nung una, pinapayagan kami lumapit bago mag-martial law ito. No? Pinapayagan kami lumapit at yung nga lang, walang garantiya na mananatiling tahimika kasi nung mga ibang sumunod na pagkilos diyan, pag kumagatan dilim, sigurado nagkakagulo. No? Okay, next please. Ito sa Mendiola rin ito, nandiyan batang-bata pa si Raul Manglapus. Ayan, no? Batang-bata pa siya at saka yung mga ibang opisyales no, no? Next please. Ito sa Plaza Loton, no? Malawakang protesta rin ito, maraming kung saan sang galing na mga mag-aaral at saka mga iba-ibang grupo, no? Nagkita-kita sa Plaza Loton at doon naghayag ng kanilang mga hinaing, no? Nasa paligid niyan sa may bandang likod, no? Nandoon yung mga pulis, mga metrocom at doon sa Plaza Miranda nandoon yung mga truck ng mga militar na may mga sundalong nandoon. So parang nangyayari noon anytime may magkakagulo. Buti itong time na to hindi nagkagulo dahil sa dami ng mga tao rito tiyak. Kung nagkagulo ito noon, maraming masasaktan. Next please. Ito sa Plaza Miranda naman to, no? Titingnan niyo NPA pa yung nakalagay. Nagkakaisang progresibong artista at arkitekto. Kaya yung ganitong panunod pangkutsa talaga sa administrasyon noon. Eh. Kalaban nila NPA talagang openly na kalaban nila. Pero ito, merong isang grupo. Sinulat na NPA sila. Pero mga artista at arkitekto. Okay, next please. Ito, ito yung natatangi kong kuha kay Edgar Hobson. Si Edgar Hobson kasi is medyo moderate siya nung time nito. So ang kasama niya ay mga Christian socialist. So, kasama niya ay mga tagala konsulasyon, puro halos mga taga sectarian schools, no. Nung time na to, parang si Edgar Hobson ay hindi kasing ingay nila yung mga sila Balpingil, no, sila yung mga ano sila Bonnie Ilagan, kasi nga treated siya as parang moderate pa lang. Pero nung talagang nag-martial na, nag-iba na ng linya, ng pananaw si Edgar Hobson. Naging martyr nga ito nung time na yon. Next please. Ito, yung mga laborers naman to, no? Sa harap ng Kongreso, yung marcha nila noon. Next please. Ito nung kunyata ito nung hindi ko malaman ano kasi parang nagkahalo-halo yung negatives ko. Hindi ko malaman kung boycott ito ng eleksyon o yung namatay nung na-assassinate si Ninoy. Ay palagay ko mas na nung ma-assassinate si Ninoy ito noon 1983. Okay. Next please. Ngayon, ito naman tayo ngayon, photography ngayon, no? Okay, next please. Ngayon ang gamit digital camera, no? Kadalasan digital camera na may instant replay. No? So pag shoot mo, kita mo na agad yung kinunan mo. No? Hindi katulad noon, pag shoot mo kailangan i-process mo bago mo makita eh. Ngayon instantly ma-shoot mo at saka yung camera ngayon pwede pa mag-video. Mag-video at saka audio. No? Tapos, pwede ka mag-edit on-site. At isa pa, no? Pwede mong i-save to sa, siyempre, memory card. No? Hindi ka malilimitahan ng film. No? Ang film kasi, limitado ka eh. Ito, kung marami kang memory card, paramihan ang kuha. Yung baterya mo at saka yung memory card lang ang
maglilimita sa iyo, no? So yung capacity ng gamit ngayon eh higit na mas mataas, no, kaysa no sa amin noon. Okay, next please. Pero ngayon meron pang another option, no, yung cellphone. Ito katulad ng cellphone sa kaliwa, 120,000 yan, no? 120,000 yung kapasidad niya, parang yung camera na, no? Pwede kang, lalo na to, pwede kang mag-broadcast live. Mag-shoot ka, nagbi-video ka, nag-audio, eh tapos pwede mo i-broadcast live. Maraming gumagamit na nito, eh. So maraming nakakalikom ng ebidensya laban sa mga gumagawa ng mali, no? O kung gusto mong ibig sabihin, yung access sa cellphone na may ganitong kakayahan na napakadaling gamitin, eh nagbago na yung photography sa atin, no? Kasi ito, hindi mo na kailangan yung marunong ka ng aperture, ng shutter speed o focus, no? Kasi ano to, eh, preset na, eh. So pag aim mo, naka-focus na siya, nakatama na yung exposure niya, pwede ka na mag-shoot, pwede mo na magamit, no? Kahit na may magja-jar pa ng konting hawak mo, hindi steady, merong stabilizer yan, no? So hindi na kailangan na talagang ibig sabihin, eh, matatag ka. Pwede po nga palihim kang kumukuha nito, yo, dahil maliliit lang, eh. Yung mga smartphones ngayon ay talagang nagagamit, marami na tayong nakikita, no, yung mga road rage, no, yung mga gumagawa ng krimen, no, ayun na kahit sa US, no, nang nangyayari ngayon to. Okay, next please. Okay, ano ang pinagbago nung photography ngayon, no? Unang-una, bigla nawala ng gamit ang film, darkroom, photochemicals at photopaper. Kasi nga yung technology ngayon, eh binura lahat yung gamit namin noon, no? Ngayon kahit sino maaari maging photojournalist, documentor o broadcaster. Katulad ng mga vloggers, no? Kumikita pa sila, no? Yung mga vloggers, nakita niyo yung mga vlogs nila, no? No? Kasi meron tayo ngayon social media na nagbago ng paraan ng pakikipag-ugnayan at pamamahayag, no? Yung nga lang, walang kontrol ang pamahalaan sa social media, no? Kapag inabuso, gaya ng ginagawa ng mga trolls, no? Ang social media pa ang mag-aalis ng iyong kakayahang gumamit nito. 'Di ba? Nangyari kay Trump, no? Nangyari din sa atin yung Facebook, tinanggal niya, in-identify niya yung mga trolls na sa militar pa nanggagaling at saka sa pulis. No, ganun lang nangyayari, no. Okay, next please. Okay, sa dami ng marunong kumuha ng litrato sa ngayon, naging madali ang paglikom ng ebidensya, no, laban sa gumagawa ng krimen. Ngunit, nagagamit din ang photography sa pagkalat ng fake news, tulad ng gawa ng mga trolls, no, na napotunayang walang katotohanan. Hanggang ngayon, nangyayari ito, no? Even ngayong pandemya, lalo na ngayong pandemya, no? Marami sanang kabutihan na maidudulot ang photography, pero yung nga lang, eh, ang dali nating isway. Ngayon, nagsisimula ng usapin tungkol sa eleksyon, no? Naway magamit ang photography sa maayos at na makatulong sa bayan natin. 'Di ba? Okay. Maraming salamat po. Marami pa sana akong litratong ipakikita na hindi ko na ihabol kasi nung makita ko yung tema pala, eh parang medyo may linya, parang nagbabalik tanaw ako. 50 years ago, ano yung mga pinagagawa namin. Marami akong litrato na siguro sa teatro at saka mga pinagkukunan ko. Kasi after nung siguro mahigit 20 years ako sa isang UN agency, nung pagbalik ko rito, ang binigay sa aking assignment ay post-calamity. No? Ibig sabihin, na-involve ako sa 10 major calamities in a span of 6 years, no, from 2009 hanggang 2015. So ang dami ko na namang pictures doon, calamity.
kung ano itsura ng mga tinatamaan ng kalamidad noon, no? Mga undoy hanggang hayan hanggang earthquake sa Bohol. No? Na-assign ako doon at marami kong litrato. Kaya naisip ko na bakit ko ba tinatago pa yung mga litrato ko? Uumpisan ko ng ilabas kasi nailabas ko na doon sa Diliman Commune. Eh, may nang sinusunod ko siguro yung sa teatro. Ang naisip ko mga nung una transformation ng UP campus. Kasi nung time na nag-start ako mag-shoot, no? Yung UP campus parang bakuba kung asfalto pa yata yung kan, wala mga parking areas. Eh ngayon konkreto na may parking areas na maayos, may mga tanim. No, kung siguro kung panoorin niyo yung Diliman Commune na video na ginawa ng OICA, makikita niyo rin itsura ng UP campus. No? Yung ginagawa ng mga estudyante noon, pero nung from 1971 'yun. Although nag-start ako mag-shoot, ang play pa noon, Hair. Yung mga hippie-hippie pa noon, Hair. Tapos hanggang sumunod-sunod na hanggang yung Pagsambang Bayan, Sigaw ng Bayan. No? Tapos yung mga adaptation ni Rolando Tino. So malaki yung siguro. Sana buo pa yung mga negatives na dyan. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa na-scan. Nung aking buti nakabili ko ng negative scanner. At na muling nabuhay yung mga litrato ko na 50 years na natulog. Ayun. Siguro bagay ako na nga ang pinakamatanda dito. Buti na lang may nakikinig pa sa akin sa UP tsaka sa Miriam na si tinuturo ko. Hindi ako nagtuturo ng photography. Landscape architecture, environmental planning yung ginagawa ko. Pero ang lagi ko sinasabi sa kanila, pag gagamit kayo ng litrato, siguraduhin nyo maganda, tama ang pagkakuha dahil naiinis ako pagkapangit. So yun yung sinasabi ko sa kanila. So maraming salamat at sa inyong panot na kinig sa akin. Maraming salamat po.